Good morning mga idol, mga totoo mga inday, kaway kaway. Yan, sa umagang ito, dito po tayo sa Sitio Mahalyang. Tama ba sir? Barangay Salaysay. Barangay Salaysay. Marilog District, Davao City. Ayun, Marilog District, Davao City. At kasama po natin si Idol Junicio Pirisores. Yan ito. Mga idol. At saka ngayon po mga idol, first time po natin mag-feature ng Carolina Reaper na naka greenhouse. Yan, ah, sobrang haba ng pungkot, oh. Yan, sobrang quality po mga idol. At saka ito po ay nasa 5 months po, sir, no? Ah, oh, 5 months na. Pero ganito na po siya kataas mga idol kasi may wipe pruning silang pinapractice. Yan, so mga idol, ito po ay tatanungin natin kung paano nga ba nag-come up sa idea nila ang paglagay ng greenhouse at saka bakit. At saka syempre, alamin natin kung ano yung pest and disease control nila sa naka-greenhouse kasi usually wala nakakapasok na mga insekto. Tama ba, sir? Tama, tama. Ayan. So, Sir Jun, usually, ano po usually ang idea nyo, bakit nyo nilagyan ng greenhouse ang Carolina? Pwede namang walang greenhouse. Bakit po? Sa akin dito nga, no, yung practice namin dito, kailangan namin maglagay ng greenhouse kasi ang siri na ito, organic, para hindi pasukin ng mga ano, mga insect. Oo. Oh. Ayun. So, usually, ano bang insect ang pupinsala talaga sa yung dito sa amin, Carolina? Kadalasan dito yung tinatawag na fruit fly. Ah, fruit fly? Pag pumasok na yan, yari lahat ng bunga nito. Ayan. So, yan po mga idol. Usually, fruit fly talaga, no? Kaya nga, ginagawa namin yung net house para hindi kapasok. Ayan. So, ito, sir. Ito lang na area, ilang punuan ito siya ng Carolina Reaper natin? Itong area na to, mga 200 plus. 200 plus. Tapos sa pag-set up nyo ng greenhouse, mga ilang anong nagastos nyo? Estimate ito, mo lang, sir? More or less 50,000. 50,000 sa greenhouse. So, medyo malaki lang ito pala, sir, no? Malaki. Yan. Ano ang una usually nyong nilalagay, sir? Ang land preparation or greenhouse muna? Una, mag-land prep kayo. Tapos, maglagay natin ng bakal. Tapos, pag may ano na, may greenhouse, yung tinatawag na net house. Kasi ito. Tapos paglagyan ng ano, ng butas na. Butas. Kaya kita rin. Ayan. So, ito kasi mga idol ang kanilang greenhouse ay parang concrete siya or permanent kasi nakabakal, sir, no? Tapos may concrete yan. Yan. Sa may punuan. Yung punuan mismo na itong kabilya. Oo. May ano yan. May siminto. May siminto yan. Para pag ano, hindi na hindi na magalaw. Masira, hindi na magalaw at hindi na masira yung bakal. Yeah, so permanent na talaga ito, sir. Meter namin dito. After ito siya, alam mo, pag na matanda na yung Carolina Reaper natin, tanim na lang ulit dito. Hindi pa. Ihanap mo na. Land prep pa. Kailangan pa itong ano yung nandamo. Ibungtag ulit. Padamuhan. Padamuhan. Tapos, yan ang mga land prep. Ayan. So yan po mga idol, ha. So usually nasa 50,000 kung 200 punuan ng Carolina Reaper. At saka mga idol, dito po, iba yung kanilang distansya sa puno ng Carolina. Usually, nasa 80 cm siguro, sir, no? 80 cm. 80 cm ang kanilang distansya, mga idol. Tapos dito, mga 1.5 meters ang per linya. Yeah. So, sir, sa pagtanim po ninyo ng Carolina Reaper, di ba nagtanim kayo? Ano yung next nyo na step after ng tanim? Mag-apply ka ng ano. Hindi pa kayo nagtanim, magbasal tayo ng vermicast. May basal muna ng vermicast. Mga organic. Pero nakita ko, sir, mayroon siyang drip irrigation. Drip irrigation. Ito po mga idol. May drip irrigation ito. Ay, dalawa? Dalawa. Anong purpose nitong isa, sir? Ida, pang patubig yan. So, pagdating ng pag set up nito, sir, dito na ba bubutasan? Hindi, may butas na dati. May butas na. So sa butas, doon na ninyo tatandaan na doon magtanim banda? Hindi, ano mo yan? Interval mo yan? Every one pot yata. Every one pot may butas na siya? May butas. So, hindi lang pala dito naka-ano yung irrigation nyo, pwedeng dito din? Dito. Mga dalawang oras ito, mano na lahat. Mapuno na? Mapuno na. Pero bakit dalawa, sir, instead na isang tubo lang? Para mas madali ang pag-distribute ng tubig. Ayun, so hindi ba magasto, sir? Ay, baka magasto. Magasto, sir. Ang rulyo nito, mga 9,000. Ang rulyo? Mga ilang meters po? 100 meters, mahaling pala, no? Tapos, pag mag-ano kayo ng abono, dito din.
Diyan na lang, i-watering. Watering, so, parang drenching na dito na nakalagay sa drip irrigation. Or gravity lang. Gravity. Ay, gravity lang po yan, mga idol. So ito po sir, pagtanim natin 1 week, di ba nagbasal mo tayo pagtanim, ano pong next activity natin? Ano na lang, i-minti na lang yung weekly na ano, yung fertilization. Oh, weekly ang fertilization. Ano usually ang unang gamit nyo po sa first week na fertilizer? Ano lang, considered mo yun sa organic farming yung ammonium sulfate. Ammonium sulfate or tawag ba doon 2100? Hindi ko nagamit yan kasi may basal naman yung ano, yung vermicast. Oo, pero drenching lang. Drenching lang yun, i-minti. Weekly. Oh, tapos mag-spray kami dito ng ano, ng organic, yung mga concoction. Concoction? Yung mga EFG. Oo. Parang foliar. Foliar. Kumbaga foliar, sa pumano. Sa akin dito, parang foliar at saka fungicide na yan. Fungicide na? Oo, at saka insect repellent. Kasi hindi, mabaho masyado yung ano ko dyan. Yung fermented ano ko dyan. Ay, yung kakawati. Kakawati at saka yung marigold. At saka yung this amino acid, inalo ko lahat. Oo. Hindi na natin yung drop dyan. So ito ay considered na semi-organic? Semi-organic, semi, kasi hindi pa ako nakapag ano ng ano yung tinatawag na certificate sa organic. Oo, oh, hindi ka pa naka ano. Pero yung sole parang organic din, no? Practice pa lang, practitioner. Yan. Organic kasi, practitioner pa to. Kasi dito mga idol, walang hindi kayo gumagamit ng pesticide or mga insecticide, fungicide, wala. Wala po. Lahat yung po, ginagamit ko dito, yung ano na lang, concoction. Oo, lahat po, puro concoction mga idol. So, very safe kahit dilaan natin to after okay, harvest. Hindi, kainin natin. Kaso ang hang nito. Oo, yan po mga idol. Hindi ko kaya. Yun si, ano, kaya nito ni, ano, King. Ni Sir Allen. Yan. So, ito siya mga idol, weekly lang ang fertilization. Usually, Sir John, ang sa timpla po ng fertilization nyo. Ano na lang, sa isang balde, isang ano, isang tinapa, yung lata ng tinapa. Ang mixing? Ah, mixing. Ayan, so isang lata ng tinapa po mga idol, sa isang balde. Sa isang drum, hindi po kayo nagtimpla? Sa isang drum, mga 2 kilo. 2 kilo lang na ammonium sulfate. Hindi na kayo naglagay ng potash, sir? Hindi na, hindi na, kasi nandyan naman sa ano, yung sa basal, yung vermi, at saka yung mga organic matter ang nilagay ko dyan. Talos ito! Oo. Gita mo. So walang ibang fertilizer maliban sa ammonium wala sulfate? Na, wala na. Yung minted lang, yung weekly ng spraying sa ano, sa concoction. Oh, concoction. So mas maganda pala yung sa concoction din, no? Ito siya mga idol, kasi nagtaka kami sa amin na sa 4 months, sir, pero hindi ganito kataas. Yung sa akin dito, ano ito? 6 months yata po to. 6 months pero ganito yung siya kataas, no? Yung dyan dati siya itaas, abot na yan ng 2 taon. Ayan, sobrang dami po ng bunga mga idol. Sir, tatanong ko muna, sa 200 na punuan, mga ilang kilo ang ma-harvest natin? Sa ngayon siguro, daabot siguro ito ng 10 kilos siguro. Ah, 10 kilos? So, sobrang dami po mga idol. 200 lang yan ang napunuan mga idol ha. At saka ang harvest nyo sir is weekly ba? Hindi, hindi. 15 days. Every 15 days. Ah, every 15 days? Okay. Hindi pa siya masisira? Hindi pa. Ayan, so sobrang ganda po mga idol. So sobrang dali lang po pala mga idol no. Sa notice natin kasi sa amin po minsan nag-a-apply po kami ng fungicide at saka insecticide kasi may mga peste, usually aphids, white flies. Ganon siya. Although wala kaming may encounter na fruit fly kasi open na field siya. Pero dito sa inyo, concoction lang. Concoction lang. Pero nakatry kami dun sa labas para hindi makasurvive. Daming fruit fly dito sa amin. Kaya nga, naisipan, napag-isipan ko na magawa na ako ng ano, greenhouse, ay ganito, neat house. Oo. So, nagsubok na pala kayo na walang greenhouse? Ah, nagsubok ko nun. Hindi masyadong lumalaki, ganun lang kalaki. Tapos ang makakuan mo, mag-harvest ka, ano na siguro, 3 o 2 beses lang. Lalo na, masira na yung puno. Ay, bakit kaya, sir? Kita ko sa ano, itong uri na sili ito, hindi ito pwede sa akin lang. Hindi ito pwede sa walang seed. Walang seeding? Walang seeding. Oy. So sensitive siya sa init? Para, sa akin lang, pero parang sensitive ito. Oo. Kaya may iba dyan, mga kapatid ko, na tanim sila. Oo. Na open. Hindi man. Hindi. Okay naman. Hindi. Parang ano, failure. Ah, alanganin talaga siya. So sir, may tanong ko lang sir. Usually, kasi naka-experience kayo nung
walang greenhouse. Ano yung usually ang advantage ng naka-greenhouse maliban sa well, hindi kayo nag-apply ng mga insecticide, pesticides? Mas gasto doon. Mas gastos ang yung open. Bakit kasi po? Palagi kang bumibili ka ng ano? Bumibili ka ng pesticide. Oo. Tapos fungicide. Fungicide. At saka, ano ka? Palagi kang mag-spray. Oy, so magastos sa inputs. Gastos sa akin. At saka so, maraming ito, damage. Maraming damage. Hindi quality yung product mo. Oh. Yun yung pinagtataka ko kasi mga idol sa mga grupo kasi ang problema kasi sa Carolina fruit fly. Fruit fly. Pero sa amin kasi hindi namin usually siya ramdam kasi wala kaming encounter na ganun na mga fruit fly. Maybe walang fruit fly sa paligid sa amin. No? Yan, dito kasi paikot ay sagingan siya mga idol. Lang. Malapit lang. Yeah. Kaya nga. So dito sir sa kabila ay greenhouse din yan siya. Oh. Dito sa akin apat na greenhouse ito. Nang Carolina. Eh ngayon sa ngayon lang ito lang isang greenhouse. Ah isa lang yung greenhouse ng Carolina. Ano yan, land preparation na naman ulit yan. Oh, tapos tatanuman mo ulit ng Carolina. Yung ibang variety na naman. May bago naman kami variety dito. Oh, iban sa Carolina Reaper. Ito na. Yung tinatawag na Primotale Gold, mayroon na kami diyan. Oh. Sir, ano ba dito ang ano nyo? Usually kasi di ba focus din sa pollination dito. Ano yung pollination pang pollinate dito sa Carolina nyo po? Dito? Oo. Sa ano, binubuksan ko. Pag wala pang ano, wala pang, hindi pa umunga. Ha? Oo. Ito pagkaba. Open ko doon. Oo, tapos. Dito na sila. Opo. Pagkatapos na ano, makikita ko na mayroon ng ganito. Lagi na ako nag-spray na yung kumpo. So, na-trap yung mga pollinator, andito na sila ngayon sa loob? Ah, parang wala na ngayon. Parang wala na. Pero mag-tuloy pa rin siya, no? Yung bulaklak, no? Marami ng bulaklak. Dito sa baba, ano lang hangin, mag-pollinate naman yan. Okay lang na walang mga okay na. Pollinators. Pwede man sa ano, pwede man makapollinate yung hangin, di ba? Yun po mga idol, ha. So, kakaibang idea po yun siya mga idol, although walang pollinator dito. Dati dyan, galagay ako ng pollinator, lumalabas. Yung cute. Oh, yung cute. Cute. Lumalabas din sila. Ayan, so, pwede pala siya mga idol na walang pollinator. At saka, ganun pa rin ang hangya sir, di ba? Ah. Ang mas pangit, yung mapollinate na may katabing sili. No? Na hindi Carolina. Di bali nang walang pollinator kung naka-greenhouse. Kasi pure Carolina naman yung naka-pollinate, no? Po mga idol, ang harvest natin mga idol, sobrang dami. So Sir Jun, may dagdag ka ba mga technique natin sa greenhouse? Kasi usually para sa akin, sa pagkakaintindi ko, medyo madali lang eh. Ang mahirap lang pag set up ng greenhouse, di ba? Pag magastos. Afternoon. Ano lang, isang gastos ka lang. Oo. Afternoon maset up ang greenhouse Sir Jun, medyo pitex na ang tanim, konstruksyon na lang. Ah, po. Wala na masyadong gastos. Hindi naman. Ang first na lang. Pag ano, pag bili ng net. Oo. Install. Kaya lang. Yun. So yun mga idol. Ang advantage sa naka-greenhouse. After mo ma-set up ang greenhouse, lalo na pag permanent, less na talaga ang gastos. Less na. At saka, maganda din ang tubo ng tanim. Kasi may ano na siya eh. Hindi na direct sa ano araw. Sa araw. Parang may shading siya. May shading na. May tanong ko pala Sir Jun, parang nag-y pruning po kayo dito kasi wala siyang masyadong sanga dito sa ilalim, tinanggal nyo ba? Dito sa lahos ko ba? Tinatanggal ko dito, hanggang dito. Oh, so ito lahat may sanga to? May sanga to. Tanggal? Prone, tanggal. Eliminate? Kasi ito pa, ito kailangan pa ito tanggalin. Hindi pa, wala pang time. Ito? Ito. Kaya, pero bakit kaya Sir Jun? Parang makonsentrate nyo lahat ng mga ano, mga... Hindi naman ito necessary na sanga. Oo. Ang gamit. Putulin na ito. Ay, oo nga no. Wala na siyang silbi o no? Wala na silbi. Oo. Iwan mo lang itong mas mahaba. Oo. Tapos, bakit po kaya parang nakaipit siya, Sir Jun? Hindi para, hindi tayo mahirapan mag-harvest. Hindi bangga? Hindi bangga. Kaya dati, hindi ko pa inipit. Oo. Sa ilalim. Paggaan sila dito. Sa ilalim, ilalim tayo daan. Pag mag-harvest tayo. Hindi ka makadaan. Opo. Ayan po mga idol, no? So, parang ganito, may medyo maluwang ang space. Kaya isa din sa siguro, Sir Jun, no, na tumataas siya, no? Opo. Ayan siya, mga idol. So, ito yung mga usually,
dito mga idol, pag makita nyo po, ito, usually ang harvest namin ay nasa 50% puro tailed pads siya mga idol, oh. Yan. Sobrang dami ng tailed pads. Ayan, usually, mahaba yung mga tail niya mga idol. Yan. Almost tailed siya, Sir Jun, no? So, i-disits ba to, Sir? Yung ano? Yung may mga buntot. I-disits to lahat. Ayan siya mga idol, oh. Yan. So Sir Jun, may dagdag ka ba sa mga technique natin dito sa ano sa pagtatanim ng reaper na under sa greenhouse? Ano po masasabi niyo po? Kung sino yung gustong magtanim ng greenhouse, kung hindi pa kayo matuto, mag-trial muna kayo ng kunti lang. Kaya sa akin dati, yung nagtanim ako, ilang puno lang. Sa ngayon, sa nakita ko na kaya ko nang i-manage, yan ah. Ganito na ang nangyari ngayon. Maganda. Maganda pa. Ayan. Yung, so, para sa'yo, greenhouse or kung usapang financing, greenhouse or open field? Kung sa akin lang, kung open field tayo, failure. Dito, mas malaki ang gasto mo, pero mababawi mo naman pag, ano, pag may harvest na. Ayun. Sa bunga naman, Sir John, saan mas maganda, open field or sa greenhouse? Sa akin, mas maganda yung sa ano, sa greenhouse. Ayun. So, greenhouse talaga ang pinaka-recommend ni Sir John, mga idol. Akin lang sa akin. Kakaiba ito, mapa-financing man, mas advantage pa rin ang greenhouse. Mas advantage. Sa bunga naman, mas advantage pa rin ang greenhouse. Opo, opo. Kasi, sa, ano yan, maka, ano ka ng organic. Maka-apply. Oo. Kaya doon sa labas ka, pag organic ka, ilang araw naman, pupuntahan naman ng ano, fruit fly. Wala din? Oo, wala din. Ayan. Sa trabaho naman, Sir John, ano mas matrabaho? Naka-greenhouse or open sa, field? Sa simula, yung greenhouse lang ang mas trabaho. Oo. Pag matapos mo na greenhouse, okay naman. Pitex na? Oo. So, greenhouse ka pa rin? Sa akin, greenhouse. 3 points na po mga idol. Greenhouse, Sir John. Sa akin lang greenhouse. Ayan, so, inspired din po kaming makapag-greenhouse mga idol. Kasi kumuha po, meron po tayong nasa mahigit 2,000 na seeds mga idol ng Carona Reaper na galing dito sa kay Sir Allen ng Nistas Company na plano din natin i-greenhouse mga idol. At saka sa mga gustong bumili ng mga seeds mga idol ng tailed Carolina Reaper, available po sa Shopee, just click the link in the video description below mga idol. At saka direct po kayo sa link ng aming Shopee. Kami mismo po yun siya mga idol ang magpapadala. Yan, Sir Jun, may last word ka pa ba mga advice sa ating mga ka-farmers na naka-greenhouse man or wala? Ano ba ang mga gusto mong sabihin sa kanila? Sa lahat na nagtanim ng Carolina Reaper, kung gusto kayong, ano, kung saan kayo hiyang, pwede doon lang kayo. Pero sa akin, neat house talaga yung swak sa akin. Ayan, ayan. Sana po mga idol, marami po tayong natutunan sa video na ito. Don't forget to subscribe ang aming channel at saka isa naming channel ang Traveling Boats. At saka huwag din kalimutang mag-like, mag-comment at saka i-share ang ating video para marami pa pong makapanood. At saka itap yung notification bell para updated po kayo sa aming mga next videos pa, tips at saka techniques, mga discarte about sa farming na mula sa ating mga farmer expert kagaya ni Sir John. Yan. Happy farming po mga idol! Kawai-kawai tayo dyan, sir. Bye-bye.